Hello, hello, mga kapamilya, kapatid, at kapuso. Baliktad, pero okay lang. Welcome back sa aming channel. As usual, eto na naman kami at magluluto para sa inyo. At eto na ang pinakaabangan ng lahat. Pinakaantay at mga pinakare-request ninyo ang kari-kari ni Nanay. At bago tayo magsimula, para ipakita ko sa inyo yung mga ingredients. Actually, hindi na ako. Pa-intro lang ako, di ba? So, ipapakilala ko na sa inyo ang creator ng kari-kari. Ang pinakamasarap na magluto ng kari-kari para sa aming mga anak niya at sa aming buong pamilya. Ang aming Nanay Tona! Promise, ipapakilala na namin siya sa inyo sa ganitong itsura. Siya ay nakamas at saka, diba, kailangan kasi diba nakamas. So, nakamas siya. May po-comply naman siya dun sa kung anong gusto mangyari ng gabi. Ano. So, umpisahan na natin ang pagluluto. Siya na ang mag-take over. Okay. Nga pala, nakikita niyo ba yung aming mga ano, headdress? Yan. Yan ang trademark namin. Dito. So, ang mga gustong magpadala dyan, email lang kayo. Hello. Sa FB page. Salamat. So, Muriel, ito na yung kari-karing ano. Wish mong ano, iluto ko. So, para sa iyo, Muriel, tapos kay Soren din, Cherry, dahil paborito nito, tsaka kay Michelle. So, mga ingredients ng kari-kari. Nasabi ko na para din kay Michelle. Ang ingredients ng kari-kari is bawang, buyas, kamatis, ano tawag dito? Giniling na, dinurog na bigas. Yun. Asukal, syempre may konti tayong pangkulay. Tapos syempre yung star, yung kare-kare, yung pata lang yung binili namin. Then yung sa gulay naman, puso ng saging, talong, sitaw, at yung pechay. Siyempre, yung peanut butter. Nakamutan ko. Then, sa bagoong, itong bagoong, then itong, ano, asukal na kuda. Para sa bagoong. Simulan na natin. Tayo ay magbibisa na. So, maglagay ng mantika sa kawali. Ibigisa natin muna ang bawang. Hindi na, ano, mabilis uminit eh. So, hindi ko masyadong parang masyadong yung bawang. Tapos, lagi na rin agad yung sibuyas. Medyo natuloy na ako. Pero huwag natin susunugin kasi ayun, iba yung lasa ng kare-kare. Lakasan ko ng konti ang pagkakaroon ito. Pero haluin ang haluin para hindi ano yung haluin. So, pag nagisa na ito, yung bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung kamatis. Ang ginawa kong procedure ngayon, binisa ko muna lahat sa akong lalagay yung meat para ano manuot yung ano, kamatis at sinilas dun sa karne. Kasi pwede mo rin naman ano, ilaga muna bago ka mag-bisa. Pero ito ang ginawa ko, ginisa ko muna. So, ngayon, pwede na natin ibaksak yung ano, karne.
itong pata yung ginamit namin. Pwede rin baka kung gusto nyo. Medyo mabigat. Isa-isa yun ito. Namanis naman yung kamay ko eh. Bago mo, ito magandang kamay. Guys, andito kami lahat sa likuran sa totoo lang kasi ngayon lang din namin tawag dito. Makikita kung paano niluluto ni Nanay yung kare-kare. Kasi usually pagkaano luto na siya tapos kakain na lang kami. Haluin natin para Actually, para lambutin pa natin 'to. Lagyan ko ng konting ano, magic sarap. Hindi naman makakaalat to eh. Yung magic sarap ano eh, para pampalinam lang ng konti. Kasi bagoong yung magpapaalat sa kare-kare. Yan. Lagyan na natin ng tubig para palalambutin natin siya. Tapos, yun nga, nag-isa na siya yung nag-isa na sa sibuyas, bawang, kamatis. So, manunood yung lasa niya. So, tatakpan natin. Hintayin natin yung ano, lumambot. So, ngayon, habang hinihintay natin yan, pwede na natin igisa yung bagoong. Sabay na para mabilis. Yan. Bawang lang usually ang ginagamit ko kapag hindi siya lang bagoong para sa kare-kare. Tatagdag ko itong ano, sayang kong bawang na ito eh. Yan. Ito, pwedeng medyo, ano, golden brown ng konti. Pero huwag sunugin kasi mag-iiba yung lasa ng bagoong. Hindi ako naglalagay ng sibuyas kasi mag-iiba yung lasa. Ngayon, yan, golden brown na siya. Pwede na natin ilagay yung bagoong. Ano, gisa-gisa lang, gisa-gisa. Pwede na natin yung bagoong. Wala ating lang siguro ang dami. Nay, dagdagan mo para doon sa mangga. Ano ba? Oo. Oh. Ay, marami na rin to. Dagdagan pa daw. Ayan. Nakatambay-atay ba? Actually, medyo matagal din ako magluto ng bagoong eh. Kasi, mas masarap pag matagal siyang hindi sa, hindi nawawala yung lansa. Yan. Tapos lalagyan niyo siya ng brown sugar. Mga tatlong kutsara ito nilagay ko eh. Pag nagisan niyo na yan, lalagyan niyo siya ng tubig. Tutubigan natin para yung hindi masyadong maalat, mabawasan yung alat niya.
Kung lasa nitong bagoong na to, medyo naghahalo yung tamis tsaka yung ano, alat. Hindi yung nagpapasarap sa ano, yung kare-kare. Pagkutuloy na lang natin siya. Tapos saanin nyo na lang yung lasa, dadagdagan ng asukal. Brown sugar yung ginamit sa pangdagdag nyo. Sa pang, para manamis-namis. Yung bagoong natin, luto na siya. Kung makikita nyo, naging brownie siya, no? Dahil sa, ano, brown sugar. So, ang ano nito, medyo manamis-namis ng konti. Ito yung sikreto para sa, ano, kung paalat ng kare-kare. So, pwede na siya. Ito. So, ngayon habang pinapalambot natin yung, ano, pata, i-blanch natin itong sitaw tsaka itong pechay para pang decorate sa ibabo ng kare-kare. So, konti lang yung i-blanch ko kasi, ano, ayaw ng mga anak ko ng, ano, yung ito, parang hilaw yung luto or pop cook. Gusto nila, ano, itong luto yung gulay. So, ito, para meron tayong pang, ano, pang toppings, pang para maganda yung itsura ng kare-kare. So, mag-blanch tayo. So, magpapakulo ka ng tubig. Pag gumugulo na siya, paksak mo yung sitaw. Tayo natin yung sitaw. Oh no! Ayan na. So, doon na yun. So, mag-i-take tayo. Mababanggit ko lang kahapon. Sabi ko mukhang alangani na yung gasol namin. Kasi, yung, ayan guys, tinan nyo yung ano. Yung apoy. Malaka-laka. Masabay ko na yung ano. Ketchup. Okay. Yun na. Narinig niya yan guys. Hot? Boom. Mag-aamit tayo. Patay na natin to kasi na. So, kukunin na natin yung ano. Cut na. Tuloy. So, ito tuloy natin. Wala ng gas. Buti merong ano. Electric stove. So, ayan. Kung makikita mo, diba? Ito yung mga pang ano eh. Pang topping sa kare-kare para appetizing siya tignan. Pwede na yan. Lagay natin sa tubig na may yelo. Para ma-maintain yung ano, parang kulay na kulay verde. So, kunti lang yung ginawa ko dahil ano, ayaw nga nila ng hilaw na gulay, yung crunchy gulay. Ako gusto ko ng crunchy gulay. So, hingin natin yung ano, puso ng saging kasi ano to, matagal maluto to eh. Medyo umitim na nga, oh. Dami pala ng puso ng saging. Pero, mawawala naman itim yan. So, talaga natin ang mga pangkulay. Ang pangkulay natin. Ilagay na natin yung ano, ilagay na natin yung peanut butter para ano. Kasi nalimit siya yung ano. Peanut butter. Mas maraming peanut butter. Mas masarap. Kasi yun ang pagpapasarap sa iyo. Walo na lang yan. Kasi lalagay ko na rin yung ibang gulay. Lagyan ko ng pang kulay para kung may kulay na lang. Wow! Ay, guys, yung ano, kamali ako dun sa ano, puso ng saging, mas maganda, hiwain siya pag yung ano, yung malapit na ibaksa. Kasi umiting siya eh. Ito sitaw.
itong tanong. Dapat pipreto nito yung... Hindi na naririnig. Ay, ilagay ko na rin yung sitaw. Tapos itong talong, ilalagay ko na rin. Dapat ipipretuhin ko ito eh, para maganda rin tignan eh. Kaso, yung ano, busan tayo ng gas. So, madali tayo. Dahil, gutom na kami. Mas 12 na. Lagay ko na rin yung asukal. Mga tatlong kutsara yung ilagay ko. Pero, anuhin ko pa rin yan. Lalasahan ko pa rin. Kasi masarap nag-aago yung anay, peanut butter. Tsaka yung tamis. Mapasukal. Anyway, gumanda-ganda rin naman nung ano, kasi nalagyan ng gulay berding na. So, huli natin ilalagay dyan yung ano, pechay. Kasi mabilis maluto nyo. So, kailangan tikmang ko. Mix ko ngayon yung ano, yung tawag dito, yung bigas. Yung bigas. Yan, lalagyan natin tubig. Ayan, ano, minix ko rin sa tubig. Kung walang ano, yung dinurog na bigas, yung giniling na bigas ata ito, kahit yung cornstarch, pwede. Para pampalapot. So, lagyan natin ng paunti-unti. Huwag biglaan kasi baka mamaya ano, sumobra yung lapot. Guys, marami talagang gulay. Kasi sa totoo lang, kaming mga ano, tumatanda na kasi. So, mas bet namin yung mas maraming gulay. Parang purpose nung karne para ano eh, pampalasa lang din eh. Pero ako personally gusto ko talaga yung maraming gulay, lalo na yung puso ng saging. Kaya dalawa yung binili ko kasi yun ang gusto ko diyan sa kari-kari. Yung puso ng saging lang okay na. So, pinakahuli lalagyan na natin yung pechay. Ito yung ano, kaya ako ginamito na hinalo ko na rito para maluto. Meron na akong yung bilanch kanina, yun yung pang dekorasyon ko para maganda tignan. Kasi gusto nila na luto yung gulay para hindi masyadong matrabaho, halo-halo na lang. So, okay na yan. Luto na. Natikman ko na, masarap. Hindi tayo nagbago yung very simple. So, Muriel, ito na. Yung kari-karing gusto mong lutuin ko. So, lutuin mo rin sa bahay nyo, ha. Tsaka Suwarin, Emal, tsaka Michelle. Si Michelle, nakaluto na rin ng kari-kari. Pero, ayun, pinakita ko ulit. Sige. Okay, bye-bye. Ito na nga ang special
recipe ni nanay ng kanyang kare-kare. Sana matry nyo rin to sa bahay ninyo kasi for sure magugustuhan to ng family ninyo. Sa mga bata naman, pwede nyo ipakain yung mga gulay para ma-introduce nyo rin sa kanila. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo ang aming video ngayong araw na ito. For more recipes and any suggestions na gusto ninyong iluto pa namin at i-feature sa aming channel, huwag po kayong mahiya, please comment down below. Or pwede nyo kaming message sa aming Facebook page. Ilalagay ko dun sa, i-leave ko dun sa description box para din makakommunicate ko naman kayo. And with that, sasara na namin tong vlog. Please like, please share, and subscribe para dumami pa po yung aming mga subscribers. Yun lang po. Maraming salamat sa panonood. Happy Sunday! Bye! Okay. So, mag-aalauna na 5 minutes to 1. So, ngayon pala kayo mananangalian, pero hindi pa naman super late. Sige na, huwag na kayo mag, sumantok na kayo. Antay nila. Tingin pa. Teka, hindi ako makita. At, yung nagluto ng kare-kare, nakamaskara pa rin. Ayaw talaga. Makita. Ano, kita ba ako? Ayan. So, kakain na kami. At, gutom na gutom na kami. Kasi yung nagmusal namin kanina, tinapay lang. So, ayun na. O, kukuha ako ng tanong. Actually, ang tanong ko lang sa ina. Sarap ba? Siya yung nagluto, siya nagsabing masarap. Kaya, kailangan matikman natin yan. Ay, ano yan? Avocado. Avocado na may saging. Ito, gusto ko. Hindi mo kanina. Oo, salamat. Tama na. Nakakaya nung baka makita nilang malakas tayo kumain. Konting kanin lang. Tsaka nahanap ko yung ano yung puso ng saging. Kailangan makita niyo yung subo namin para malaman ni nanay kung nagustuhan namin yung luto niya. Nadaan ka? Sige, tumain ka. Don't be shy. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Oh, may tako ito. Nice. Yummy. So, susubo ako. Ano makita niyo? Ito. Subo lang ito. Gusto ko ito. Hello. One, two. Yum. Baka sarap. Mamaya na. Mabuo. Nantok pa yung anak ko kasi late na kami natulog. Alas dos medya. Kasi nga, ay, hindi naman alas dos medya. Oo, di ba? Kasi nag-edit pa kami. Ita-timelapse namin kayo ulit. Pero gusto ko muna makita yung reaction nila kung gano'ng kasarap. Ay, reaction niya. Reaction pala nila. Parang kasi, sarap. Sarap. Mami. Kahit yung gulay lang, okay na. Hindi naman kami. Ano naman mo? Ano yung masasabi mo? Ano? Masarap lang? Ay. Sarap na?
Masarap, masarap yung peanut butter na yun, no? Robinson lang tatak na. Mas masarap ito doon sa ano. Well, masarap din yung linis. Pero ito parang ano, creamy. Robinson lang yung brand niya. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Chuchong nga po. Hindi pa nakikita yung nunod yun, kaya hindi niya masabi. Nakakatawa talaga yun. Hindi yan, nakita niya yun. Ano lasa na? Ako. Saka yung kapatid niya. May lasa. Teka lang. Guys, papatahin ko na, may dadaling kami sa ospital. Hindi pala pwede yung kapag sa peanut butter. Joke lang. Try nyo talaga ito. Kasi peanut ito. Basta ang nagpapasarap talaga, peanut. Kaya, dapat yung peanut na mabibili nyo, peanut butter, maganda rin. Kasi meron akong nabibili sa palengke yung ano eh. Puno, parang medyo sobrang sa luto. Kailan sa tunog. Ano yun? Giniling na mani yun. Giniling lang. Ah, giniling na mani daw pala. Di luto yun, tapos giniling. Na sobrang sa ano? Sa luto. Di ba? Lahat naman yung giniling. Bubusahin naman yun. Ah. Pwede rin pala tayong gumawa ng gano'n, ano? Kaya lang mataba ko. Diba? Kaya nga ako kani agad, oh. Sandwich na. Mm-hmm.